Meses. Aba, talagang ayang si Josephine, honey. Ay, manang mana dun sa kanyang ina. Batang-bata ay nagpabuntis doon sa kanyang katipan. Ate Minda! Ate Luz! Oh, Margie, saan ka galing? Bumili lang ako ng suka, diyan ah. Kay Aling Shune. At ako mag-aadubo, ulam namin mamayang gabi. Oh! Kumbaga man, honey. Meses! Ay, naki, ako'y naiibahan din. Akay Margie, bibili lang ng suka. Ay, nakapustura pa. Lasa ko'y iyo'y may ginagawang kabulastugan. Sino namang hangal ang bibili lang ng suka'y nakatakong pa? Diba ga? Tagal ko nang kilala yung si Margie. Minsan hindi ko nakitang nagpaganda ng ganayan. Kaya ako'y nakatitiyak, Meses. Iyo'y may pinagpapagandahan. Tandang-tanda na'y nakiringking pa. Dami talagang matataray dito sa barangay natin. Ano naman ikay ganay ang mag-isip, Meses? Mano lang kung siya ay magpaganda, wala namang masama doon at siya ay babae. Diba ga? Tsaka malay mo naman eh, may pinuntahan lang na kung ano kaya siya ay nakapustura. Malay mo yung matindlaan ng PTA meeting, diba ga? Suhus, Meses! PTA meeting baga namang. Nakita mo namang yung kanyang suit na pang ibabay iksi-iksi. Anak ay pinagma, maigi pa yung kanyang hita ay kulubot naman ah. Gano'y yung estilo ng pananamit. Ay basang-basa ko na, Meses. Alam ko, may kaibang ginagawa yan si Margie. Kaya kay maniwala sa akin, Meses. Palibhasa ay ang asawa na yung si Margie ay nasa barko. Kaya sino nga namang kakamot sa kanya pag siya'y kinakaktan, di ba ga? Hindi makatiis. Kaya naghahanap ng ibang kakamot. Mm. Hoy, Meses, saan ka galing? Tamang-tama at katay nagpangita. At balak ko din namang ikaisadyain sa inyo at ako'y may gustong sabihin. Ano sasabihin mo, Meses? Iyang si Minda ay ngali-ngali kong yabatin itong aking hawak-hawak na kawayan ah. At duming-dumi naman ang isip, Meses! Di ba kat kanina kami nag-iistoryahan ay kay biglang dumaan? O kay bumili ng suka! Oy, ano, Meses? Ano ay kay makaalis na? Ay sabi man din sa akin, Meses, honey. Ay, ikaw daw ay perming nakapustura. Panay daw ang iyong pagpapaganda. At kaya daw naman ikay perming nagpapaganda. Ay, ikaw daw ay may pinagpapagandahan. Sa makatuwid ay ang kanyang ibig sabihin ay kay mataray, Meses. Tandang-tanda mo na daw ay kay nakiringking pa. Yoko, Meses! Pabayaan mo lang ayang si Ate Minda. Huwag mo na lang pansinin. Hindi ko siya papatulan. At baka mabawasan lang ang ganda ko. Ma-stress siya sa inggit sa akin. Hanggang sa siya ay manigas! Basta ako, maganda ako, Meses. Huwag ka mag-alala. At iyang si Ate Minday, lalo kong iiyamutin. Yung mga ganayang klaseng tao ay hindi na pinapatulan, Meses. Masasayang lang ang oras ko sa kanya. Ako'y maraming ginagawa sa buhay. Isipin niya lahat ng masamang gusto niyang isipin sa akin. Basta ako, maganda ako. Ay kaya na nga, Meses, huwag mo na lang ang pansinin. Sinabi ko lang din sa iyo at nang maalman mo. Tsaka huwag kang mag-alala. At ika'y pinagtanggol ko. Alam ko namang hindi mo magagawang lukuhin yung asawa mo. Insecure lang talaga sa iyo yung si Minda. At bagay na bagay sa iyo yung mga sinusuot mong damit. Ay pag sa kanya mo ipinasuot. Aba? Talaga pati hindi na yung kaya yung ganitong klase ng pananamit. At siya'y losyang na. Magmumukha lang siyang sumang kamuting kahoy na tinalian ng 10 buli. Ate Minda! Sabi naman ako'y mataray! Huwag mo akong maganaganay na, Ate Minda! Hindi mo mapatitikom ang bungang ako! Humanda ka na! At mabubugbog ka ng asawa mo! Totoo pala yung sinabi mo, honey. Maraming mataray dito sa ating barangay.